Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 01, Goods Includable in the Inventory. Actually, nasa description ng video lecture na ito, yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening, but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 01, Goods Includable in the Inventory. Here is our problem. Randelin Company provided the following data. So given yung mga items na pertaining sa inventory. At ang ating requirement, compute the correct amount of inventory. So basically, magbibigay dito ng iba-ibang klase ng items at didesisyonan mo kung isasama ba, i-add, i-minus, deduct, or i-ignore natin. Depende kung sino ang may-ari ng inventory on that particular point, on that particular time. Okay? So basically, ang panandalang dito, okay, kailan ba masasabi na isasama sa inventory? Ang sagot, kung ikaw ang owner, you have the title of the goods. Na basically, ang parang prima facie assumption, yung assumption po, eh kung nasa sa'yo, malamang ikaw yung may-ari. Ganun yung kasimple. Okay, simulan na natin para mas maunawaan. Ang sabi dito, items counted in the bodega for million. Nasaan yung bodega? Di ba negosyo mo yan? So malamang nasa sa'yo yun. Warehouse mo yan. So therefore, sinong may-ari nitong 4 million na to? The answer is Randelin Company, yung business. Therefore, isama po natin yan. Okay, items... Okay, counted. Malamang binilang mo yung inventory sa iyo yon in the bodega. 4 million. Okay, let's try to move on. Items included in the count specifically segregated per sale contract, 100,000. So unang punto, itong 100,000 na to ay nakasama dun sa 4 million kasi ang sabi, items included in the count. So kasama nga siya dun. Ang tanong, sa'yo pa ba itong 100,000 na to? The answer is no. Kasi meron ng sales contract. Meaning, meron na talagang buyer niyan. Hindi palang kinukuha. The fact na inihiwalay mo na siya, ibig sabihin hindi na ikaw yung may-ari. Tsaka kasali yun sa kontrata ninyo. Ang ibig kong sabihin, kahit physically, ang location ng 100,000 ay nasa bodega mo, the fact na inihiwalay mo siya, kasi yun yung sabi ng sales contract, kasi kahit nasa'yo pa rin, sa lugar mo, iba na ang may-ari, kailangan mo siyang tanggalin. Okay, so therefore, we write it here. Items, okay, in the count. Okay, segregated. Di ba ang sabi, inihiwalay na nga daw talaga. Per... sale contract. Kasi ang sabi ng buyer, basa sa akin na yan. Hindi palang kinukuha or kakaiba yung produkto. Kumbaga hindi talaga siya yung normal mong ibinebenta. Ang punto, hindi na nga yan sa'yo. Kasi yung sabi sa kontrata ninyo siya. Tsaka specifically, inihiwalay mo na nga. Okay, too much for that. Ang punto, idideduct nga natin siya kahit na dun sa location mo. O next, items in receiving department returned by customer in good condition by 50,000. So unang punto, ang assumption natin, yung lugar ng negosyo ay hindi naman iisa lang. I mean, hindi siya maliit. Okay? Ang ibig kong sabihin, di ba mayroon siyang bodega? Ito bang bodega at receiving department ay iisa yung lugar? The answer is no. Kumbaga, may part ng business na lahat ng dumadating na inventory, whether kabibili lang or isinauli, ang location ay nasa sa receiving department. Iba yung physical location niyan. Iba pa yung bodega. So sa madaling salita, hindi siya nakasama dun sa 4 million na binilang mo. Dahil nga, wala sa bodega, nasa receiving department. Okay, ang tanong tayo ba ang may-ari ng 50,000 na yan? Di ba galing yan kay customer, sinauli niya? O malamang tayo na, kasi nga sinauli niya, therefore hindi na yung kanya. At ang punto pa nga ang sabi in good condition, so therefore talagang dapat natin niyang tanggapin. Okay, so therefore that is our inventory. So i-add siya. Items in receiving department returned, okay, by the customer. Okay, amounting to 50,000. Let's try to move on. Items ordered
and in the receiving department, invoice not received, 400,000. So diba, sabi natin yung receiving department, lahat ng parating na inventory, whether isinauli ng customer or bagong bili, diba sabi items ordered, ay nasaan? Nasa receiving department. So sino na ang may-ari nito ng 400,000? Malamang tayo na, kasi nga nasa receiving department na. Basically, business pa din natin yun, location ng business natin yun. Okay? Nga lang ang sabi dito, invoice not received. Anong ibig sabihin? Dumating na yung paninda, pero yung dokumento, yung invoice na nagpapatunay na ito yung mga inventors ay hindi pa daw nadating. Ang tanong, nangyayari ba talaga yun? Na nauuna yung mismong pinamili mo, pero yung dokumento pahuli pa, or kasunod na nadating. Nangyayari ba yun sa totoong buhay? The answer is yes. Ngayon, anong importante dito sa inclusion or yung goods includable in the inventory? Yun bang document, yung invoice o yung mismong physical na inventory? Di natural kung alin yung totoo yung inventory, di ba? So ang ibig kong sabihin, hindi na mahalaga kung nasa atin yung invoice or wala. Ang mahalaga ay nasa atin na yung inventory. Okay? So kung baliktarin natin, halimbawa, dumating yung invoice pero wala pa yung inventory. Okay? Isasama ba natin doon sa ating inventory or hindi? Hindi, natural hindi, kasi ang nasa atin lang naman ay yung invoice. Ang importante nga, again and again, ay yung physical inventory ang dapat na dumating. So therefore, isama po natin, items ordered. Kasi nga, binili mo yan eh, ordered mo. And in the receiving department. Okay, it doesn't matter kung may invoice or wala. That is amounting to 400,000. Okay? Let's move on. Items ordered, okay? Invoice received, but the goods not received. Ito na po yung binabanggit natin. Nauna yung invoice bago dun sa paninda. Okay? Freight is paid by the seller. Okay? So, ngayon, question ngayon dito sa 300,000 na to. Kasi importante rin yung freight. Kasi may pagkakataon, nalalaman kung sino yung may-ari ng inventory. Depende kung sino yung dapat na magbayad ng freight. Okay, ang ibig kong sabihin, di ba ang general rule sa mga transaksyon, kung ikaw na ang may-ari ng inventory, the moment na siya'y nagta-travel, dapat ikaw ang magbayad ng freight. Okay, kasi nga yung rule, who owns the goods must shoulders the freight. Ngayon, ang sabi dito ay freight is paid by the seller. Sino ang nagbayad? Yung seller. Sino tayo? Tayo yung buyer. Okay? So, habang nagta-travel, sinong may-ari? Si seller. So, therefore, irrelevant sa point of view natin itong statement na to. Yung freight is paid by the seller. Okay? Ngayon, ang sabi, dumating na yung invoice pero wala pa yung paninda. Nabanggit na po kanina, mahalaga ba to yung invoice received? The answer is no. Ang importante is yung goods, kung natanggap na or hindi. At kung hindi pa man, importante rin yung freight, di ba? Kasi kung hindi mo pa natatanggap, pero ikaw ang may-ari ng goods habang nagtatravel, dahil ikaw ang nagbayad ng freight, isasama mo pa din. Okay? Pero lahat ng kondisyon na yun ay hindi. Okay? Hindi. Si seller ang nagbayad, wala pa sa'yo. Therefore, this will be completely ignored. Okay? So let's move on. Item shipped today, invoice mailed, FOB shipping point, 250,000. So basically, itong si Randilin Company, siya po ay merchandising business. Ang transaction niya, buy and sell. So may pagkakataon siya ay buyer, katulad nung kanina. Ngayon naman, okay, siya naman ay seller. Kasi ang sabi, item shipped. Hindi ka magsiship kung hindi ka nagbebenta, di ba? So ang punto, ganito nangyari. Invoice mailed. Pinadala mo na yung invoice. Is it relevant? The answer is no. It is not relevant in this particular scenario. Okay? Ang mahalaga, nasaan? Nandun, nakaship yung inventory. Item ship. FOB shipping point. Shipping point means, okay, the title of the goods, passes, at the point of shipment. So ibig sabihin, shipping point pa lang, lugar mo pa lang dahil ikaw yung seller, ipinasa mo na ang ownership kay buyer. Therefore, habang nagtatravel, sino ang may-ari? Si buyer. Sino ang dapat magbayad ng freight? Si buyer. Okay? Ngayon, ikaw pa bang may-ari? Hindi na. Okay? Na-ship mo na pati. Therefore, i-ignore din natin itong 250,000. So, tumuloy pa tayo. Item shipped today.
invoice mailed FOB destination 150,000. Okay? Again, hindi sa atin importante yung invoice. Ang mahalaga yung inventory. Basically, wala na yan sa bodega mo kasi ang sabi, sinip mo na. Seller ka ulit. Okay, ngayon, even though wala sa inventory, importante kung sino ang may-ari, okay, habang nagtatravel na nga. Ang sabi dito, FOB destination. What does it mean? The title of the goods passes to the point of destination. Nakarating na ba sa destination? Hindi pa, kasi nga, nag-shipment pa lang. So, nagtatravel pa yung inventory. Sino ang may-ari? The answer, the seller. Kasi ipapasa mo lang daw yung ownership at the point of destination. Hindi pa nakakadating, therefore ikaw pa din ang may-ari, hindi mo pa na ipapasa ang title. So sa madaling salita, i-include ba natin itong 150,000 kahit wala sa bodega? The answer is yes. Kasi nga, FOB destination, it is us, the seller, who still owns the goods. So isulat natin siya dito, addition, item shipped, okay? Today, FOB destination seller tayo, ipapasa pa daw ang ownership pagdating, hindi pa dumadating. So habang nagbabiyahe, tayo pa din ang may-ari niyan. Okay, tumuloy tayo. Items currently being used for window display, 200,000. By the way, anong ibig sabihin ng window display? Di ba nga tindahan tayo? May mga pagkakataon doon sa mismong ano, sa mismong salamin, okay? Sa mismong bintana ng tindahan, may mga naka-display na paninda. Ang tanong, sinong may-ari nun? Di man namang tayo pa rin. Okay, isa pang tanong, yan ba'y nasa bodega? Wala. Nandun, naka-display. Okay, ang bodega yun ang nakatagong lugar. Di ba? Pero ang punto nga, again and again, okay, kahit nasan man yan, sa lugar ng business mo, sa bodega, sa receiving department, naka-display, ang punto, ang assumption, ikaw ang may-ari nun kasi nasa lugar mo. Unless may other evidence na magpapatunay na hindi ikaw. So again and again, dinisplay mo lang naman yan. Ang sabi, wala pang buyer niya, nakadisplay lang. Therefore, items for window display. Ikaw ang may-ari niyan. Okay, it will be included. Kasi wala rin naman siya dun sa bodega. Hindi yan kasali dun sa bilang mo. Okay? Items on counter for sale, 800,000. So therefore, wala siya sa window display, wala siya sa bodega, nasaan siya? Nasa counter. Okay, anong example niyan? Pumunta ka kunyari sa isang tindahan, let's say 7-Eleven. Pagpasok mo, di ba marami rin mga paninda dun sa counter nila naka-display? Wala man sa bintana, nasa counter naman. Ang punto, ikaw pa din ang may-ari niyan kasi nasa lugar ng negosyo mo. So i-add yan. Items on counter for sale. Okay? 800,000. Napakasimple lang naman natin, ng topic natin eh. Isasama ba or hindi sa inventory? Next, items in receiving department refused by us because of damage, 180,000. Punto, nasaan yung physical location ng inventory? Sagot, nasa atin, nasa receiving department. Okay, tayo ba ang may-ari? The answer is no. Kasi kahit physically nasa atin yung inventory, ang sabi dito, refused by us. Idinideny natin na hindi yan sa atin. Okay, so kahit nasa atin yung location, hindi namin yung tatanggapin. Inilagay lang kumbaga dun sa receiving department. Ba't hindi mo tinatanggap? Kasi nga, ba't nagre-refuse ka? Kasi nga, ang sabi dito, meron daw damage. So anong gagawin nito? Isasama ba natin sa inventory natin? The answer is no. Nire-refuse mo nga, bakit mo i-add? Tsaka isa pa may damage. Okay, so tumuli pa tayo. Items included in count. Damage and unsaleable, 50,000. Okay? So, ang punto, nakasama daw siya dun sa count. Okay? So, therefore, included siya dito sa 4 million. Okay? Ang tanong, tama bang isama? Ay, ang sabi dito, damage and unsaleable. Hindi mo na daw siya mabebenta. Inventory pa ba yun? Ay, di hindi na. Kasi ang nature ng inventory ibebenta mo ay the fact na unsaleable. Therefore, that is already a loss. Di ba? Damage kasi. So therefore, anong gagawin natin? We have to deduct for that. Items included, okay? In count, bakit kailangan i-deduct? Kasi nakasama doon sa binilang mo na 4 million, okay? But then, i-deduct kasi nga it is damage and unsaleable. Importante yung mga yon. Hindi na siya inventory, hindi na nga kasi mabibenta. Deduct 50,000, okay? Let's try to move on with our last item. Items in the shipping department, 250,000. Oh, therefore, itong shipping department, iba na naman yung lugar dun sa negosyo mo. Lagyan nga natin ng kaunting illustration. Maaaring ito yung business mo,
Okay? Nandito yung receiving department, nandito yung shipping department, nandito yung bodega, okay? Nandito yung window for display, nandyan yung counter. Ang punto, basta nasa part ng business mo, kahit nasaan pa man yan, okay? Ang punto, magkakahiwala yan, ikaw pa rin ang may-ari. Sa pagkakataong ito, wala sa shipping department, wala sa receiving department. Kasi receiving department, taga-tanggap lang. Well, ito namang shipping department, pag nagbebenta ka, something like that. Pero ang punto, okay, nakaalis na ba? Nakaalis na ba? The answer is no. Part pa rin yan ng business mo. So, anong assumption dyan? Di ikaw ang may-ari kahit naka shipping department. Huwag nyong i-assume na porket nasa shipping department na, meron ang may-aring buyer, di ba? Walang sinabi. Walang information. So, therefore, we will assume, okay, it is Randilin who actually owns the goods even though nandun na siya sa shipping department. Okay, so therefore, it will be added kasi hindi rin niya napasama sa bilang, sa count, kasi nga wala naman siya sa bodega, kasi nga again and again, nasa shipping department. Paulit-ulit po ang ating explanation, okay? So again, what is the question? Okay, compute for the total inventory cost. Okay, so total inventory cost would be the summation of all of that. Hindi ko po kaya yan ng manual, gumamit tayo ng calculator, okay? So 4 million minus 100,000 plus 50,000 plus 400,000 plus 150,000 plus 200,000 plus 800,000 minus 50,000 plus 250,000. So the answer would be 5,700,000. So that is the total inventory cost. Okay? So yun lamang at sana ay meron kang natutunan. Thank you.